Iba't-ibang grupo at restaurant owners sa Baguio City kumilos para magbigay ng dagdag trabaho sa panahon ng pandemya. Si Eagle News correspondent Freddy Rolyoda sa detalye. Isa sa patok na pasyalan sa bansa, dinarayo ng mga turista ang lungsod ng Baguio. Maliban sa mga ganda mga pasyalan at malamig na klima nito, ay dinarayo din na ito dahil sa ipinagmamalaking mga produkto tulad ng mga sariwang gulay, prutas at sari-sari mga pagkain sa mga kainan o restaurant. Isa sa binisita ng Eagle News team na may kakaiba, masarap at sari-sari mga putay at pagkain. Alam nyo bang sa paraan-paraan ng pagluluto at presentasyon nito ay matatakam na ang sinumang customer na pumupunta dito. Pinahal ko talaga yung trabaho ko kaya siguro nakita ng boss namin at sa pinagkatiwalaan ako. Kasi sa panahon ngayon na pandemic, inuuna ko po talaga itong trabaho ko. Ang rider na si Ariston Kidatan ay isa sa mga natanggap sa trabaho ngayong panahon ng pandemya. Bilang tagahatid ng mga produkto sa iba't ibang lugar sa Baguio City ay nagpahayag ng pasasalamat sa may-ari sa tiwalang ipinagkaloob at ipinangakong susuklian naman na magandang serbisyo. Nagdi-deliver po kami ng prutas, gulay, mga grocery and cooked products. Ang pagpapahalaga at pagmamahalaan niya sa trabahong ipinagkatiwala sa kanila ng may-ari ayon kay Rowena De Leon, assistant cook ay mga katangiang dapat taglayin ang bawat namamasukan para mas mapatatag ang ugnayan ng bawat isa, lalo na sa mga tagatangkilik. Tumutulong po ako sa kitchen kay chef sa pagluluto, paghuhugas po ng pinggan. At kung busy naman po dito sa labas or maraming tao, tumutulong din po ako sa pagsiserve ng mga pagkain at pagtitake po ng mga orders. Samantala, ipinakita naman sa amin ang dalawang shift ng aktual na pagluluto ng mga putaing hinahanap-hanap umano ng kanilang mga parokyano. Tulad ng kaldiritang kambing, pinapaitang kambing, masarap na adobo, mix beef, kilawin, dagdakan, kebab at siyempre ang hindi nawawalang panghimagas na masustansyang vegetable salad, sige ng Ivy Kabading kasama ang kanyang asawa na si Milcher Ngidabi at dalawang anak nito ay isa sa pamilya turistang aming naabutan sa naturang restaurant. Ayon kay Ivy, nabilib siya sa mga taong patuloy na nagsisikap para masuportahan ang kanilang mga pamilya ngayong pandemya habang natutuwa sila sa masarap na pagkain na inihain sa kanila. So, nagutom kami, so we decided to find a place to eat and thankfully, my good friend texted me about this newly opened restaurant, her newly opened restaurant, so we came. Sa huling pahayag ng chief cook na si Conrado Turiaga, hindi lang sa mais na preparasyon ng pagkain ang dapat makita sa isang kainan, kundi higit ay sangkapan din siyempre ng pagiging masaya sa trabaho, hindi napipilitan at ang bunga nito ay napakasarap na ulam sa hapag kainan. Mula sa Baguio City, kasama si Grace Espino para sa Eagle News, Fredro Lloda, we live in interesting times.